Araos ko lang po itong aking panayam dito po kay GM Orbos na naman. Uhihingi po ako ng pangunawa po sa inyo kasi alam nyo, palagay ko dapat na ho natin talaga itong tanungin po ang MMDA. Talaga bang seryoso sila? Opo, baka ito na ho din yung aking hulihong pagbibigay po ng paalaala po sa ating general manager tungkol po sa importansya po ng CCTV. Sa Metro Base ng MMDA. Opo, muli po ah. Opo, pasensya na po. At ito po muna kausapin si GM Tim Orbos ng MMDA. GM, maganda umaga po sa inyo. Good morning, magandang umaga po. Opo, sorry ho, I have to nag you on this ha. Kasi po, yes, para lang ho tayo matutuhot, malaman po natin kung gaano ba talaga kaseryoso itong mga tao niyo po dyan sa field, no? Alright, so kahapon po nag-interview po tayo dito ho sa nose-in, nose-out po na polisiya ng MMDA sa kahabaan ng EDSA, etc., etc. Alright, so sa report din po kahapon ni Ron Gagalak, may window ho na lumuwag and then after 10 o'clock, sumikip po ulit yung traffic po sa southbound ng EDSA, particularly dito ho sa area po ng Timog hanggang Kamuning, hanggang dyan po sa Cubao, Aurora Boulevard, etc. Alright. Opo. Ngayon, sir, ako ho mismo dumaan at napansin ko nga po kahapon na bakit sobra ho, kasi sanay na ako GM yung ating travel time from the station going to Ortigas sa medyo pangkaraniwang araw, maganda na pag nakuha mo ng 45 minutes yan. Opo. Pag isang oras, kauna-unawa na yon. Pero kahapon, ang halos may mga punto ho na hindi gumagalaw. Nalaman ko po na ang cost ng choke pala after Cubao ay yung pong MMDA truck na malaki na inokupahan po yung left lane, yung dulo ho ng left lane, ng left side, kung saan po naghahakot sila ng mga orange barriers na naitabi na ho naman sa pinakatabing tabi, dikit na ho noong pader ng MRT line. So, sabi ko ho kahapon, sabi ko nga sa staff ko, pakitext nga si GM Orbos, kasi, sir, ba't ho nila ginagawa iyon sa mga oras na yon? Eh, kitang-kita ho naman na sila po yung bumara sa EDSA. Afternoon, maluwag green and go na ho papunta ng Ortigas hanggang papunta po ng Shaw Boulevard, GM. Pinagalita mo na mismo, hindi ko na ho yung una-una yung ano mismong tao na nagutos nun, pinatawag ko yung kanyang yung mismong departamento niya. Kasi nga ho naman, napakasimple naman yan. Alam naman ho nila yung just that even have to come from me na huwag nilang gawin yan. Alam naman ho nila, umaga ang traffic southbound ba't naman nila ginawa yan. So para nasayang patuloy yung pinaghirapan naming pag-usap sa lahat ng mga bus operators para lang sa mga because of yung isang kasama rin naman namin ang nag-cause ng traffic. So hindi ko na umaano yan. May kanilig na talagang nangyari na. Opo. Ako, inilis na rin luka po. Talagang mabigat po talaga yung nangyari yan. Opo, pero GM po, my point now is, again, hindi po namin maaaring lahat isisipo sa inyo kasi ang dami yung trabaho at, hindi lahat ng konting kibot sa inyo. So, malaking bagay na naman po dito yung Metro Bay CCTV. So kung meron pong taong nagbabantay doon at talaga pong nagbo-monitor sa lahat po ng choke points, agad niyan dapat nakita yon at agad niyan niradyohan yung mga in-charge doon na i-abort nyo yan kasi kayo ang causing ng traffic. Ang problema ho, doon Manong Ted, that particular area, blindsided ho tayo doon. Nandun yung casa was in the, nandito po northbound . Nakikita ho yung, pero having said that, Manong Ted, it should be not an issue kasi ang exercise namin, pag may hindi gumalaw, kahit na kunwari hindi nakukover na CCTV, dapat magtaka ka na kung bakit gumagalaw. Yes. Tapos kunwari, nasabi nyo nga, bandang Timog, hindi gumagalaw, tapos maluwag bandang Annapolis, that means may problema in between. So, dapat na itawag yon at immediately nagpatakbo ng isang nakamotor. At malaman ko ano nangyari. Doon ho, nagkulang naman. Again, yung Metro Bay sa pangyayari yun. Yun nga po, kung hindi po hagip ng CCTV, so may mga ano ho naman kayo, mga nakamotorsiklo,
Kahit na ho 28 anyos yung dala niyang motorsiklo siguro, di ba, pwede niyang biyahiin doon. Alamin, ano ba yung cost, no? So, bottom line nga po talaga, sir, yung lahat po ng in charge, lahat ng assign, gawin lang po yung trabaho nila, makakatulong po, GM, di ba? Opo. I agree. Oh, yes, sir. So, again, sorry po, no? Baka ito na ho yung huli kong pakikipag-ugnayan sa inyo on this matter concerning po sa trabaho ng Metro Base. Sino ba in charge po dyan, sir? Sino ba ang tao pong dapat na pumupukpok sa mga nagmumonitor po ng CCTV na yan para ho talaga magampanan po nila ang kanilang responsibilidad to inform yung mga tao sa field kung ano ho nakikita nila, di ba, sa taas? Sir, go ahead. Opo, ang problema ho kasi diyan, no, the head of Metro Base is a technical person. Ang problema ho dito, kaya nga ho sinimulan ko na ho na emerge na yung hindi lang naman ito about IT, it's about yung talagang pag-analyze ng sitwasyon. Mm-hmm. Dapat more than ho yung technical component, yung analytical component po ng ating Metro Base na yan po ay ano na ho, minsan common sense na lang ho yan eh. Kaya, lumalabas ho, kulang kami ng common sense. Yan na lang ho yung ano, we promise to keep on improving, Manong Pet. Yan na naman ho ang pwede kong magawa ngayon. And yun na, kung ano, anybody can be changed, it can be taken out. And ho ba, ganun naman ho talaga ang buhay sa gobyerno. So, alam ho nila yan. And I will review ho yung kanila mga position. Apo, sige po. Baka lang po, sir, ano po, if we may respectfully suggest, no, mag-assessment lang po tayo dito ho sa mga in charge na ito, no ho. Kung hindi po siguro nakapagpapakita ho, no, ng competence, baka naman mayroon pong ibang pwedeng ipalit, no ho, at para ho magampanan lang po yung tungkulin nila. Uulitin ko po, itong problemang ito, hindi po lamang ninyo pasangkrus. Lahat po tayo dito ay nagsasakripisyo. Kanya-kanya po tayong tulong ho, no? As motorist. Pero maganda siguro nga, sir, kapag naramdaman namin na yung simpleng mga bagay lang po naman, nagagampanan po ng gobyerno yung kanila pong responsibilidad, sir. Opo, sir. In fact, sobra na ho na humingi tayo ng pasensya lagi sa ating mga kababayan kasi talaga naman nung napakabigat na sa kripiso. But having said that, magpasensya na lang ulit and we will do our job. We will correct it. Tama-tama, it's the end of the year. It's time to review lahat itong mga nangyari at saka time to put people in place kung talagang kailangan. And ito po, this is the proper time now. Apo. Sige po, sir. Sino ba ho ang in-charge sa Metro Base? Meron bang particular na tao dyan? Ang ano po, ang dalawa po yan eh, yung pong technical as I was saying, no? Again, yung technical side po ito, no? So, si Director Silvestre, but she's the technical person, the one looking at, ito po yung kapakanan ng sitwasyon. So, in that manner po, hindi naman po siya yung makikisino dito. Yung pong nag-analyze, sino po? Nag-analyze po niyan, meron po kaming mga, ganito po yun, nung dumating ako diyan meron ako mga pinote na mga tao. Ito po yung mga dating na mga field commanders, sector commanders. So ito mga sector commanders po, hindi mo naman, of course, meron ko whatever rason na implicate sila, hindi ko naman pwede yung silang tanggalin just because of something that's proven. At the same time, meron naman tayong civil service, so Even if I give them the benefit of the doubt, kailangan ko rin ho sila. So sabi ko, the best is kayo magmando. Sinaintindihan yung on ground. Therefore, naintindihan nyo kung paano dapat ang nakikita nyo kung nasa taas kayo sa CCTV. So yan po yan. There are about 10 o na ganyang tao ngayon na naka-assign. I will just have to do po sino yung naka-assign at that time na nangyari ho ito. But these are one of the sector commanders na na-float po namin. Kumusta po yung inyong kapabilidad ho sa komunikasyon? Yung radyo ng Metro Base at doon po sa radyo ng mga nasa baba po na mga either supervisor o enforcers po ninyo? Nung pumasok ako, nagpa-inventaryo ko ako dahil nagkaroon ng APEC, nagkaroon ho ng mga papal visit and therefore ang alam ko po madami ho talaga. At saka madami ho talaga. Ang nangyari lang nung pagpasok ko apparently madami na nasira or madami nang functioning. So nagkulang ho kami but there was a private company o private foundation na nag-donate sa amin ng 100 just last 2 weeks ago. So
I would say the ratio po is about 1:1:10 sa ngayon, no? 1:10. So, but that's good. 1:10 meaning pwede mong tawagan yung isang grupo sa baba at any given point. And then, yung mga iba naman, no, meron silang mga para sarili na mga radyo. So, okay na rin ho yan. It's ample enough for us to operate. Ano ho ba ang setup nyo ho dyan sa MMDA? Meron ho kayong AGM ba for that particular concern? Kasi po, kayo GM, so meron ka bang, nasa baba mo na pwede mo, you know, mapukpukin na, yan, buong maghapon, yan lang ang bantayan mo muna para masiguro lamang na yung mga naandyan na nanonood ng television na yan, nag-a-analyze at na ibababa ang instruction sa field. Ang ano po kasi, ang nangyari po kasi dyan, ang AGM for operations po natin si Julia Nebriha, yung ano po, talaga hong dito sa impact of traffic, I took it upon myself na ako muna yung tumingin. Meron po akong meron po kaming kasama dating general, si General Manny Gonzalez, who is also the deputy chief traffic officer ng IAC. So basically siya po yung nagsusupervise ng lahat po ng anything related to traffic sa kanya. Opo. Ang inyo ho ba ngayon chief of staff itong si attorney, ano pangalan niya, Jay Wu? Well, yes po. But it's more of a consultant, not really chief of staff. Wala pa ho akong talagang kinukuha na chief of staff. Consultant pa lang ho siya ngayon. Opo. Consultant po ito panahon ni Ginoong Tolentino. Carry over po itong consultant hanggang ngayon. Ano ho ang kanyang responsibilidad, sir? Well, basically, manuntet to look after the office when I'm not there. Kasama po niya si Lolit na talaga naman matagal na rin ho na nandyan. So, Sino po si Lolit? Si Lolit Guzman. Ito po yung parang pinaka-executive secretary ko po. Executive secretary ng office of the chairman. Okay. Sige po. Siguro po, at the appropriate time, we'll be discussing ito hong inyong mga consultant na ito. Well, sige po. So, GM, ano ho, no? Baka ito na nga ho, sabi ko, maliban na lang po siguro, pag hindi ako nakapag-timpi. At tawagin ko po kayo ulit, ano ho, kung sakasakali po may mga obserbasyon at sa isang mithiin lang po, no, na makatulong po tayo para ho magampanan po nating lahat ang ating pong responsibilidad po, GM. Yes, Manon, I welcome naman ho lagi yung po, lahat po na nasa media, because that's the only way we can convey yung message po natin na talagang kailangan po natin iparating sa taong bayan yung problema ito. Kung may pagkakamali ho kami, it's also a good sounding board for us. Opo. And tama po kayo, ano po, common sense na pinag-uusapan dito. Common sense po. Alright. Opo. Salamat po, GM. Thank you. Thank you po, Manon Pedro. Salamat po.